Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa inyo na sumubaybay sa mga aral na ito na galing sa bundok ng La Salette. Ngayon po ay nasa huling bahagi, mga huling kataga ni Maria sa La Salette. Humayo kayo mga anak at ibahagi ninyo ito sa lahat ng tao. At inulit pa, mga anak, humayo kayo, ibahagi ninyo ang lahat ng ito sa lahat ng tao. Sa halimbawa, hindi lang sa salita, ito sa halimbawa sa pagsusubuhay ng kanilang narinig, ng kanilang naunawaan doon, ng kanilang sariling buhay at uri ng pamumuhay, talento at karunungan nila at galing. Yun ang ginamit nila para mapakita, hindi lang ha, makita ng mga witness, sabi natin, bigyang saksi ng kanilang narinig at nakita, nadama sa isang pagbabagong buhay sa kanilang pagharap sa tungkulin, pagpapaunlad sa sariling ugali at saka sa kanilang pakikisalamuha, yung mga tahimik na bata, bahalang maging open na sila, no? So, nakita ng ang pagbabago. So, nakadagdag yun, yung pagpapahayag na yun ng sariling buhay at gawa at ugali nila. Tayo, ayan, itong panahon, ito, narinig natin ang balitang yan, ang istoryang iyan, ang pangyayaring iyan sa La Salette. Ano itong inang narinig natin? Ano itong nadama natin? Ano itong nakita natin? May mga video dyan, weeping mother, kung ano. Nakita natin ito. Ano? So, anong ibabalita natin? Ayan. Ibahagi natin yung ating nakita, narinig, pangatlo, nadama natin sa atin at naunawaan. Pangalawang pamamaraan natin, isa sa buhay natin to, witness to what we see. Yung ginagawa mo para sa kanila, yung ugali mo, pakikitungo, dapat magbabag. So, sa ating halimbawa din, tulad nila Maximin at Melanie, tapos mga experiences natin sa pagsasabuhay nito, sa ano, ibabahagi natin iyan. So, sa ating gawa na, sa ating pag-iisip, pakikitungo, sa ating pagkakaisa, sa hirapin ko yung ginhawa, sa mga pagharap natin sa tungkulin sa Diyos, sa kapwa at sa ating isang kalikasan, makikilala, hindi lang maalalaman, madadama, mararanasan ng mga tao. Witnessing natin. Pangatlo na pwede natin gamitin sa pagpapahayag, siyempre ngayon, panahon ng mass media, di ba? No, may mga, sa pamagitan ng mga mass media, anong mang paraang pwede natin itong gamitin, di ba? Isa pang pamamaraan ng pagbabalita ay ang, baka naman, binata ka, dalaga ka, ano? At baka naman, pwedeng pag-isipan mo, baka pwede, baka gusto mo. Ay, di ba yung La Salette missionary, di ba, no? So, para hindi lang itong bansang ito, sa ibang bansa, pa sa lahat mo, sa mga tao, at yun naman sila naman magbakakala. So, ito siguro, yung kung ano yung ginawa nila Maximin, gagawin natin, higit pa, isa sa buhay natin, as malawak ang ating responsibilidad na ipamahagi ito, maging mensahero din tayo, kung paano tayo, pag sila tinawag ni Maria, nakinig ng mabuti kay Maria, pinagdili-dili ito, minemorize ito, sinabi sa mga tao, lumaki silang isinasabuhay ito sa kanilang sariling personal na pamamaraan at personal na pangyayari sa kanilang mga karanasan, sa kanilang buhay. Ganun din tayo ngayon. Si Maria, nagdamit ng mga magsasaka, no? Hindi yung puti, hindi yung kung ano, damit ng magsasaka. Nakiisa siya sa kultura ng pinakamaliit, no? Sa kultura. So, it's a dialogue of life with them, no? He wants to become like them. She appeared as one of them, no? Humble. At si Maria sa La Salette lang na dialogical nung una napapansin niya yung nangyayari sa mga bata. Nagtitinginan yung bata kasi nagsalita na siya una na sa national language, French siya nagsalita kasi sa France yun. Bakit nagtatanong yung pomme de terre na yan?
So, ah, sabi ni Mary, agad niyang nadama, napansin yung alumpihit ng mga bata. Hindi niyo maunawaan, mga anak. Sasabihin ko sa inyong salita. At siya'y nagsalita sa local dialect. Then she asked, nananalangin ba kayo, mga anak? Hindi siya nagjadya sa God. So, nananalangin ba kayo? Nang maigi, yun na nakakalimutan din natin. Do you pray well, my children? Maigi ba kayong manalangin? But no apparition like that. So, sa akin, kaya yung charism ng Lazarus, medyo kakaiba sa mga sinasabi ng iba sa akin. No? So, anyway, so it's like Mary comes to insert herself to people, making herself accepted by incorporating herself, by being sensitive and understanding to the feedback, to the conditions of the people. She reacts to that condition. If they forget, she reminds them of a condition that they themselves remember, they will remember. It's a dialogue. God listening, absorbing the values, living them, and expressing them in our actions and relationships. No? Dialogue with God. It is also a dialogue with people, their needs. Ito, ipapaalam nga natin ito, maganda. And we will see how we can grow together, know together, work on that together. No? It's a dialogue of life with God, dialogue with life of people. And it's a dialogue with nature, taking care of nature, appreciating the benefits of nature, nurturing that, and it will blossom. Yeah? So it's a dialogue of life. Iisang buhay kasi para sa akin, Diyos lang ang buhay. Lahat ng buhay, ibinigay niya, galing sa loob niyan, sa salita, sa dialogue. Itong pagsasabuhay natin ito, yung bagong pananaw natin sa ating relihiyon, sa ating pagsasabuhay ng relihiyong ito, sa Diyos, relationship natin sa prayer, sa relationship natin sa isa't isa, encounters and dialogues, talking together, experiencing, teaching one another, coming to a common conclusion, di ba? Dialogue with people, dialogue with nature. And yun na sila, reconciliation, sabi natin, hindi. It's living that reconciliation, which is a life in dialogue. Maria, dire.